ang mga bubong, humalik sa lupa, punit ang mga yero, giba ang mga pader, putol ang mga poste. So, kagimbal-gimbal talaga, kaya patawarin tayo ni Allah. Nagpapasalamat ako una sa lahat, sa lahat-lahat ng tumulong. Bakit? Kasi iba yung naramdaman namin pagdating namin dito. Yung nasa likod ko, mapupunit ang puso nyo eh. Pag makita nyo yung masjid, kung gaano siya kabiyak. Katapusan ng October 2019, naiulat na niyanig ng sunod-sunod na lindol ang bayan ng North Cotabato at makakarating lugar nito. Sa balita, sinabi rin na ang mga nasalanta ng lindol ay nasa kalsada at nanghihingi ng mga donasyon sapagkat wala silang natatanggap na mga tulong mula sa kinauukulan. Pagkaraan naming marinig ito ay kaagad kami nagkaroon ng intensyon o layunin na kumalap ng donasyon, sadaka at insyaallah nagkaroon ng niyat na maglakbay patungo sa lugar na yon. At alhamdulillah, pagkalipas ng isang linggong pangangalap ng sadaka ay maisa sa katuparan namin ang aming paglalakbay. Terminal 3 ng NAIA. At inshallah by 6 p.m. ay flight namin inshallah, at by 8 p.m. inshallah nasa Davao na kami. Umaga ng Sabado, maaga kaming nagtungo sa sentro ng pamilihan sa Davao City upang mamili ng mga items na ilalagay namin sa plastic bag para sa ating relief operation. Sunday ang pinakihintay naming araw. Ito ang araw ng paglalakbay namin. Kaunti man ang pahinga pero malakas kami at punong-puno ng sigla dahil sa napakagandang layuning ito. Maaga naming kinarga ang mga plastic na ito, ang mga relief packs na ito, at maaga rin kaming nakalabas sa Davao City. Maraming salamat for lahat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. And also we would like to call Mr. Kubuloy to stop the earthquake in Philippines. Maraming salamat. Andito na yung mga kapatid natin sa bansa lang ito, sa unang lugar na pagbabagsakan natin ng relief. So nakaabang sila lahat dito. In-invite namin sila pumasok dito sa masjid, although kung i-assess itong building na ito, siguro hindi na condemned na ito dahil sa dami ng crack. Pero no choice, dito daw sila nagsala kahapon ng Jumaa at dito pa rin sila nagtitipon hanggang ngayon. So Allahumma staan. Ang ilan sa mga pader nito ay tumabingi na, gumuho na. Pero alhamdulillah. Si Allah, pag minahal niya yung kanyang alipin ay bibigyan niya ng pagsubok. Hindi parusa! Hindi parusa! Susubukin ka ni Allah para mas lalong tumaas, tumaas, tumaas yung pag-alala mo sa kanya. Kung nasira yung bahay mo dito, alhamdulillah, hintayin mo yung bahay mo sa paraiso, ipagkakalob ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung Concepcion Makilala, pinakamalaki sa mga napuntahan naming area. Muslim yung kapitan dito. Pwede natin siya ma-interview. Bali, ang lahat po ba nakatira dito, majority Muslim? Karamihan? Mga gaano karami po? Nasa 170 at pinaantausod. 170 na? Families. Okay. Pero yung sinasabi niyong pinaka-mosque niyo ay saan banda? Sa Buhay po. Parang yun, papunta. Pero dito wala kayong masjid rito? Yan lang, temporary lang yan po. Dito, dyan, okay. Okay. So, ano po yung pinaka-number one na kailangan ng mga tao dito?
Number one. Trapal. Trapal number one. Kay Kumot lang ang ginagamit sa tubig ibang. Tubig meron kayo dito? Tubig din. Tubig at trapal. Mm-hmm. Trapal talaga. Bakit? Dahil hindi pa makabalik sa mga bahay. Tsaka banig. Opo. Opo. Kulang kasi ang trapal. Marami na may binibigay nila pero kulang pa rin. Sa 276 ka families naka ano. Mm-mm. Ay, na, umabot na ng 400, sir. Mm-mm. 400 na ka families ang pumunta dito. Kasi mm-mm, ang iba, nagbakwit ng ibang lugar para ng Marawi. Mm-mm. Tapos bumalik sila kasi wala na silang kakainin doon. Bumalik sila dito kasi alam na nila na may tutulong sa kanila. Uh-oh. Mga iba-ibang LGO ang dumarating. Tulad ninyo, kung may mabuting kalooban, yun. Kaya bumalik sila, sir. Kaya umabot kami ng 400. Patataginawa kayo ni Allah. Ingatan kayo. Sana. At palitan niya lahat ng paghihirap niyo. Amin. Amin. Sabi ni Imam, pinapalis na sila pero hindi niya maiwan yung masjid. So, si Imam na yan, eh tayo, nakita lang natin na ganyan, nalungkot na tayo. So, naintindihan namin yung, ano, yung nararamdaman nyo dito. Ito yung Grand Mosque, Buhay Makilala. Bali, nag-travel kami ng almost, ano, 45 minutes. 30 to 45 minutes. Papanik ng bundok. So ito yung last destination ng relief operation. Pero dito kami talaga nagimbal. Yung papanik na bundok na yon ay grabe talaga yung mga lupa na nakita namin. Halos walang bahay na natira. Bukod pa sa tulong na nagagawa natin, talagang malaki epekto nito sa ating pananampalataya. May dahilan si Allah kung bakit siya nagpadala ng ganitong sakuna. Sana makuha natin yung purpose na yon, yung pagtaas ng iman natin, magkaroon tayo ng takwa, pagbabago ng mga tao, pagtigil nila sa paggawa ng kasamaan. Yun ang higit na dapat natin matutunan o mabago sa buhay natin. Sana maging sapat itong mga lente ng camera namin para maipakita namin sa inyo lahat ng pinsala dito. Dahil hindi naman tayo lahat magkakaroon ng chance makapunta dito ng personal. Kaya nagpapasalamat kami. Iba yung nararamdaman namin. Nakatungtong kami sa lupa nito. Wallahi, nakita namin mga biyak na lupa. Mga puno, nangalahati, kinain ng lupa. Iba ang tama dito. Marami kaming lugar na napuntahan. Pero ito, sinadya namin pumanik talaga dito para makita itong lugar na ito. Pero iba ang naramdaman namin dahil ang paligid talaga, mga nangasira talaga ang mga bahay dito. At ito nga yung nasa likod natin, ang pinakamalaking Grand Mosque dito. Sa pagtatapos ng relief operation na ito, ang pakiramdam namin ay pagtaas ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat kay Allah unang-una, kasunod sa mga taong nagtiwala sa amin na maipaabot ang kanilang mga sadaka sa mga nasalanta ng lindol. Dalangin namin naway nakita rin ng iba ang mga nakita namin o aming nasaksihan habang sinasagawa namin ang proyektong ito. Para kung anong naramdaman ng aming puso ay sana'y naramdaman din nila. At higit sa lahat, maunawaan natin kung ano ang mensahe ni Allah kung bakit nangyari ang mga ganitong sakuna. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Si Allah daw ay nagpadala ng mga palatandaan na ito, mga trahedya, mga sakuna upang tumaas ang takot natin at maging matuwid tayo sa pamumuhay natin dito sa mundo. Dalangin natin kay Allah na ingatan niya ang mga mananampalataya at ipaunawa pa niya sa atin ng higit ang diwa, ang karunungan sa mga trahedyang nangyayari sa atin. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.